CMFT humabol at lumaban pero kinulang pa rin. Dina Wong minalas nga ba sa laban? Rondina last game lang uminit at Titans no sweep sa conference. Isang maligayang araw sa lahat, isang balita na naman ang ating tatalakayin. Ngunit bago natin yan simulan ay huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe, paki-spike na rin notification bell para updated ka sa hype ganap ng Pinas. Naging balakid nga para sa CMFT ang pagkakaroon ng maayos na depensa ng PLDT. Binantayan nga nito si Rondina na main gunner ng koponan. Halos di nga ito nakakagawa ng puntos dahil na rin sa blockings ng PLDT. It was a best performance so far para sa high speed hitters nang pinaluhod nito ang Titans in a 5-setter game sa score na 25-20, 25-15, 23-25, 11-25 at 15-13. Black aparte nga ang ginawa ng PLDT sa Titans sa panimula ng sets. Halos di nga gumana ang galawan ni Rondina dahil bantay sarado ito ng PLDT. Halos hirap nga makapag-contribute ng score ang CMFT dahil na rin sa pangit na receives ng kanilang koponan. Di nga gumana ang mga digs ni Tang Ponce at hirap ngang patayin ang momentum ni na Davison at Santos. This is the toughest game so far para sa CMFT dahil medyo di ganun kaganda ang gising ni Mars Alba kaya ipinalit sa kanya si Dina Wong. Ngunit imbes na gumanda ang performance nila ay mas pumangit pa nga ito dahil kahit si Wong nga ay bantay sarado rin ang kanyang mga bigayan ng bola sa mga spikers nito. Although bumawi naman si Rondina at ipinasok muli si Alva ay nagkaroon muli ng pag-aasa ang Titans na tapusin ang game. Ngunit naging dikitan nga lang labanan sa huling set at dito nga ay pinakita ng PLDT ang maturity nito sa laro. Gamit nga mga deceiving sets ni Kim Fajardo na naging pasakit para sa Ubi Gels, Santos at Davison makes a big difference sa laban na ito at naging scoring machine para sa PLDT. Kat Arado is also commendable dahil sa kanyang excellent floor defense at leadership inside the court. While on the CMFT side ay huli na nga ang pag-arangkada ni Rondina. Hindi na nga ito naging sapat para habulin pa ang momentum ng PLDT. Ipinakita pa rin naman ng Titans ang kanilang excellence sa floor defense ngunit limitado nga ang performance na nagawa rin ni Mars Alba at di nga ito ganun ka naging effective as before. Subalit they give a good fight and satisfied pa rin naman sa kanila ang mga supporters dahil they give a tough fight against PLDT. Although nasayang naman ang 25 points ni Rondina at Kat Tolentino with 18 points, ay di naman ito naging pangitingnan para sa mga supporters. Sa ngayon, we have a 5-tie record with Petrogas Angels, PLDT, CCS, CMFT at Signal HD Spiker with 4 wins and 1 lost. This just mean na halos lahat ng club teams ngayon sa PVL ay nag-improve at hindi lamang CCS at CMFT ang kailangang abangan kundi lahat ay pwedeng maging finals contender this conference. Ang malungkot lang na part of this conference ay matira matibay lang dahil apat nga lang ang pwedeng pumasok sa semis round. Kaya mga ka-hype, who do you think will continue their best game? Kakayanin kaya ng club teams na sinusuportahan mo? O hanggang una lang ito malakas? Comment down below. Salamat sa pagtutok mga ka-spike. Sana nag-enjoy ka at sana hindi ko nasayang oras mo. Yet don't forget to like and subscribe. Salamat sa suporta.